What's up mga kayamat, isang makasasayang araw naman ng matutunghayan natin dito sa Yamatra TV. Mga kayamat, nandito tayo sa makasaysayang lugar ng Maragondon, Cavite. So, dahil makasaysayan nga, ang pupuntahan natin ngayon ay ang Bonifacio Shrine. Ito yung nakatagong lugar kung saan pinatay si Andres Bonifacio. Tara, pasok tayo. Bantay mga kayamat, pwede kayo tayong pumasok. Open naman yung gate. Hindi kayo tayo dito mano. Matris passing. Pasok po. Welcome. Welcome po, Bonifacio Shrine. Ayan o mga kayamat, ano? Nandito tayo ngayon sa isang ang tawag ito. Bantayog na bayani. Dito inisecute si Andres Bonifacio. So dito siya pinatay. Hindi lang pala si Andres Bonifacio ang ipinatay dito, no. Dalawa pala sila, magkapatid. So ngayon ko lang nalaman yan na may kapatid pa pala siya. Parang hindi na ituro sa akin sa inventory. Absent yata ako. Ito yung flag ni ating Philippine flag. So doon yung aking mga so, kasama pala ni Andres Bonifacio dito ang yung kapatid na si Procopio Bonifacio. So hindi ako magaling kasi sa history mga kayamat, kaya may tanong ako, sana may sumagot. Kung bayani si Andres Bonifacio, bakit hindi rin ginawang bayani ang kanyang kapatid na nagbuhis din ng buhay kasabay sa kanyang kapatid? Siguro pareha sila ng paninigan, no? Kasi parang wala kasi sa libro yung kapatid niya. So kung kawawa si Andres, kawawa yung kapatid niya. Ayan mga kayamat, pasensya na, medyo mapaglaro ang isip natin. So itong lugar na ito, dito mismo daw ito, dito mismo pinatay si Andres Bonifacio. Ayan mga kayamat. So ito yung bundok nagpatong. So dito lang yan sa Maragondon, Cavite. So makasaysayan ito. So 100 years na mahigit ang nakalipas. 1897 ito nangyari mga kayamat. Ayan yung kikiki na itinatag ni Andres Bonifacio. So hindi ko na naalala.
kilusan, katapatan, kaunlaran. Alaala yung kikiki ni Andres. Ayan mismo si Andres. Siya yun na tinali siya. Tinali siya sa kamay. So isang araw lang pala siya nilitis, mga kayamat, ano? Pinatulan ka agad siya ng kamatayan. So ganyan nung araw kapag ikaw ay lumaban sa gobyerno. So ngayon, marami pa rin mga lumalaban sa gobyerno pero hindi na ganun ka tindi. Kumbaga, mas malayo tayo, malaya tayo ngayong magsalita kaysa siguro nung araw. Kasi katulad nito, yan, katulad ni Rizal, pinatulan din ng mga Espanyol. Yan, ito ang ibig sabihin nito, itinali siya. Dahil siya ay lumaban sa gobyerno natin. Nagtayo siya ng kilusan. Ayan. So, yung mga lumalaban sa gobyerno pala, mga kayamat, history na. Talagang mula noon, mayroon na talaga hindi, pag hindi na nagustuhan yung mga pamamalakad ng gobyerno, meron talagang kumbaga liliko. So may mga hawak sa baril dito. Noong araw yung baril pa, ano, mayroong ano, pang tusok sa dulo. Siguro pag naubusan ng bala, tusukin na lang ng ano na yan, parang itak. Pikpak bung daw yan eh. Pag pumutok, pikpak, saka bung. Kasi nga pipik pa dahil kakasa. Kaya matagal pa makaputok ka isa-isa lang. May 38 na pala nung araw, no, gumagawa. Siguro sa Danao noon, gumagawa na ng 38. Danao kasi magaling gumawa ng baril eh. Ayan. O, parang may babae pa na ano, no? Siguro asawa niya yan. Ni Andres Bonifacio. Kung saan napag-alaman natin nakasama rin pala siya sa dinala rito at hinuli. Yun ang hindi natin alam kung ano nangyari sa asawa ni Andres Bonifacio. So dito sa kabila, ito naman yung bayani. So bayani. Bayani siya dahil pinaglaban ninyo po niya ang kanyang pahindigan hanggang sa kamatayan. Ayan mga kayamat, ito yung mga tao siguro ni Andres Bonifacio. So sa mga ano, ito pinusasan. So ibig sabihin, nagbuhis talaga sila ng buhay para sa bayan. Ayan mga kayamat. Ayan, ang nagpakuli kay Andres Bonifacio kundi si dating President Emilio Aguinaldo. Pero ayon sa history, dapat si Andres Bonifacio ang unang presidente. Yung hindi history na hindi na isulat pala sa libro. Sa pelikula lang pala yun ni Ruben Padilla. Kaya hanggang ngayon pala may dayaan pa ng gobyerno sa eleksyon. Dahil history na yan. Noon pa man si Supremo Andres Bonifacio ay nadaya na sa eleksyon. So hanggang ngayon, andyan pa rin yung hindi na nawawala. Andyan pa rin yung pandaraya. So sana yan ang dapat mabago natin sa ating bansa para mawala na yung katulad ni Andres Bonifacio. Siya sana unang presidente ng Pilipinas o dahil sa isang pandaraya. Hindi siya natalo. No, sa mga hindi pa nakapunta dito sa Bonifacio Shrine, dito lang yan sa may Maragondon. Wala pa tayong entrance fee. So, na, libre po ang pagpunta nyo dito. So, may enjoy kayo. Nalaman nyo yung history ni Andres Bonifacio. Kung kayo'y mahilig sa history. Ayan, mga kayamat. Ayan, tinali. Ang galing gumawa ng ano. Sculptor ba tawag nun? Nag-art nito. Talagang makasaysayan kanyang ginawa, ang kanyang obra na napakaganda. So napakatagong lugar ito mga kayamat, dito lang yan sa Maragondon, Cavite.
saan matatagpuan. Itong lugar pala ito, mga kayamat, nung wala pa ang pandemya, marami ang pumupuntang estudyante rito. Nag-i-excursion dito para malaman lang kasaysayan ni Andres Bonifacio. Samantala ngayon, nakatiwangwang na ito, wala nang pumupunta ng mga estudyante dahil sa pandemya. At pinagbabawal na rin ang lumabas ng bahay yung mga minor de edad. So ngayon, mayroon lang nangaalaga dito. So pasalamat pa rin tayo dahil napangalagaan na yung area. Malinis. Mayroon bahay doon sa gitna ng bundok. Tagong lugar, no? Nung araw nilalakad lang ito, wala pang sasakyan, no? Siguro mga kabayo pa lang, kalisa. Nasa gitna ng bundok, no? Nahuli pa si Andres Bonifacio. So hindi talaga tayo pwedeng lumaban sa gobyerno, kung sa madaling salita, no? Kasi meron talagang batas na umiiral noon pa. Ayan, mga kayamat, so titingnan natin dito. Maghahanap tayo dito ng kung ano-anong mga meron dito pa na dapat ating makikita. So nakita ko may tank siya nung araw. Kumagahan na ito, may tubig. Kailangan na ng supply ng tubig. Yan, mayroon doon. Ano. Ay, may kalabaw. May kalabaw dito. Yan, mayroon itong kulay. Ayan, may... Tama pala yung sabi ng ano, na pinatay si Andres Bonifacio malapit sa sapa, kaya dito may sapa na nakalubluba ng kalabaw. No, may kulay pa doon, no? Medyo hindi na siguro natapos yung plano kung anong nasa isip ng arkitekto, kasi may purpose dapat yung kulay dyan. Yan, na kung bakit ginawa yan, ginastusan yan. So may daan na siguro papunta doon sa mga kuta-kuta pa, kung may kuta pa dyan nung araw. Dito, parang parking pa, medyo hindi na natin makikita. Pero, simentado nung araw to, paikot doon sa likod. So, hindi na nagaano na inayos dyan. Pero, papanatili pa nila ang ganda nung imahe ni Andres Bonifacio. Siguro, pagdating ng araw, yung ayan, malapit na tayo magkaroon ng vaccine. Ang iba nakaroon na vaccine, ha. Babalik na siguro ang turismo dito sa kaysaysayan itong lugar na ito. So, dito, mayroon lang mga CR siguro dito. Pero sa ngayon, medyo sarado na kasi wala na rin mga turista. Wala, ayon yung sa namahala dito, wala pang 1% ang pupunta dito mula nung nagka-pandemya. Ibig sabihin, hindi na talaga sila kumikita dito. Siguro, itong puno nito napakalaki. Baka saksi itong pagkamatay niya, ano? Andres Bonifacio. Acacia. Napakalaki na ito. Baka 100 years na itong... O, wala pa. Hindi lang akong idea about sa puno na, pero napakalaki na niya. Sigurado ako matagal na itong puno na yan. Hindi pa ako pinanganak puno na yan. Swimming pool. Ayan o, mga kayamat, sa mga nanonood sa aking channel, sa mga nagsubscribe sa aking channel, maraming salamat sa inyo. At mapagpalang araw sa inyong lahat. Sana hindi kayo magsawa manood sa aking mga video. Ayan, hindi tayo titigil sa ating adventure. Maghahanap pa tayo ng ibang lugar na hindi pa natin napuntahan, mga kayamat. So hanggang sa muli, ito si Yamatra. Maraming salamat ulit sa mga hindi pa nakasubscribe ng aking channel, Yamatra TV. Please subscribe at pindutin, huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Bell all po, para updated kayo sa susunod kong mga video. So hanggang sa muli, ito si Yamatra, at nagsasabi, lahat ng Pilipino matalino.
Kaya huwag suwail sa gobyerno. Bye-bye!